bilang pangulo ng bansa ang poprotektahan niya kung ano ang tama at dapat. At makatotohanan naman na may mga legal na pogo na hindi basta-basta dapat tanggalin kung hindi dapat dumaan po sa proseso. At kaugnay po niyan, pakinggan po natin ang damdamin diyan nito pong si Senator JB Ayers, ito na inaantay po natin kung kailan po natin makakapanayam. Pero kausap ko na po yung kanyang staff at sinasabi na antabay-antabay lang daw po dahil busy daw po si Senator JB Ayers ito. Pero sana kahit hindi po tayo journalist at pangkaraniwang individual lang namang, pangkaraniwang vlogger, eh mapagkalooban din po tayo ng panahon ni Senator JB Ayers ito katulad po ng pagbibigay niya ng panahon sa mga lehitimo pong journalist. Ang provincial director po ng Pampanga Police Office ay pansamantala pong tinanggal sa kanyang pwesto. Hindi natin alam kung makakabalik pa ito pero malamang sa malamang baka malipat na po ng ibang posisyon ito. Iyan po ay dahil kaugnay sa pagkaka-raid doon po sa Lucky South 99 na matatagpuan po sa kanyang jurisdiction sa Porac, Pampanga. Hindi naman po sinasabi na may siya ay may kasalanan o involved dito pero ito po ay para magbigay daan sa maayos na investigasyon ng ating mga otoridad. Kaya muli po, ang Pampanga Police Provincial Office Director ay nirelieve po sa pwesto. At panoorin po natin ang kaugnay na balita niyan mula po dito sa 24 oras. Unang-una, yung mga hinihinalang Chinese PLA uniform ay hindi lamang pala isa kung hindi lima. Baka madagdagan pa yan sa mga susunod na pagkakataon. Ang nakakatakot dito mga tol, eh baka ano kaya ang mga ito? Totoo na mga uniforme? At ito kaya ay belonging sa aktibong miyembro ng PLA o mga inactive members na ng PLA at nagtrabaho na lamang sa POGO? Hindi pa natin alam ang kasagutan dyan pero sana maayos ang maging resulta ng impormasyon na makakalap natin dyan sapagkat kung yan ay aktibo sa PLA tapos nasa POGO, aba, malaking banta po yan sa ating seguridad. Panoorin po natin ang balita kaugnay po niyan. Nadagdagan pa ang mga nadiskubreng hinihinalang Chinese military uniforms sa ilegal na POGO hub sa Porac, Pampanga. Nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan? Maris, anim na set na ng hinihinalang Chinese military uniforms ang natatagpuan. Anim na pala, hindi lang pala lima. Dito sa loob ng Lucky South 99 Pogo Compound sa Porac, Pampanga, ipinasusuri na po ang mga ito kung lehitimo. Ang iniulat namin kahapon na pagkakadiskubre umano sa dalawang set ng hinihinalang Chinese Army uniform sa Pogo Compound na ito. Nadagdagan pa ng apat na set sa patuloy na paghalughog sa compound kanina. Dito sa Building 11 na tagpuan ngayong araw yung iba pang set ng mga military uniform. Workstation po at opisina ang laman ng gusaling ito. Isa lang po ito sa 46 na buildings na sinusunod ngayon ng PNPCIDG dito sa loob ng 10 ektaryang compound ng illegal na POGO. Grabe no, ang laki, 10 ektarya. Saka nakakapagtaka dito mga tol, bakit may ganitong damit, uniforme ng PLA di umano dyan po sa workstation ng POGO. Anong meron? No? Hindi naman pwedeng mag-usurp sila ng authority dito dahil iba ang uniforme ng ating mga kapulisan at ng otoridad dito sa Pilipinas. Bakit kaya meron? 'Yun ang malaking katanungan. Hindi naman siguro props lamang nila diyan. Anyway, ang mga kasagutan diyan hindi pa rin natin alam, kaya antabay-antabay lamang po tayo sa balita. Meron pang mga bota at belt na may ganitong emblem. Ang ilang botones, meron ding emblem. May botones ding may nakasulat na PLA, pareho sa acronym o pinaikling tawag sa People's Liberation Army. Sa loob ng uniforme, may name tag na ibabangga sa mga pasaporte ng mga Chinese na inaresto sa POGO. Pero ipapasuri pa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC kung totoong uniforme ang mga ito ng Chinese military. Medyo ikinagulat lang natin, siya ba ay pumasok doon dahil gusto niya magtrabaho sa POGO hub at dati siyang military. Kung makakakuha tayo ng impormasyon na siya ay in active service at siya ay pumasok ng doon sa POGO hub na yon para for other intention, kaya malalaman natin yan through our investigation. Kagabi, natagpuan ng ilang sex toy. Mga... Ang mahirap kung yung isang sitwasyon ng
totoo. Ano? Yung active PLA member, eh, nasa Pugo. Yun ang mahirap na sitwasyon doon. Pero ngayon, mga tol, hindi pa naman natin alam, kaya, sige lang, sana lang talaga, hindi ganun ang sitwasyon, dahil kung active PLA member, eh baka espiya na ito. O, tuloy tayo sa pakikinig dito. Ito naman ay yung mga sexual instruments na tagpuan po doon sa mga pasilidad na kasalukuyan na search na po ng ating mga otoridad. At hinihinala po dito na meron po talagang nangyayaring sexual exploitation. Damit pang babae at kwarto. Bukod dyan, may mga video pa nga na pinasa sa amin yung mga babaeng nagsasayaw ng ubad. Binibenta nila online or nila live stream nila. So merong sexual exploitation na nangyayari sa loob. Nakuha namin ang kopya ng 2019 Mayor's Permit at 2019 Municipal Resolution na Notice of No Objection sa pag-apply ng Lucky South 99 sa lisensya, permit at prangkisa. Alam niyo, para sa akin, walang ibang dapat sisihin dito sa paglipana ng Pugo kung hindi si Rodrigo Duterte. Kasi itong mga mayor na ito, sangguniang panglungsod o pangbayan, naging ministerial na lamang sa kanila yan eh, na kapag ka merong pong lisensya mula po sa PAGCOR, ay kanila talagang aaprubahan. Otherwise, kapag ka hindi nila inaprubahan yung permiso, eh magiging negligent po sila sa kanilang mga tungkulin. Maaari po silang makasuhan administratively, criminally, or even civil. Yan ay ipinaliwanag sa atin ng sinusundan din po natin na abogado na si Attorney Rene Bueno. But going back, dito po sa pinag-uusapan po nating balita, katulad ng sinambit ko, ang dapat sisihin dito at may kasalanan dahil po sa impacto policy nitong si Rodrigo Duterte. Hindi, de facto policy po yan ni Rodrigo Duterte. By his pronouncement, eh parang naging legal kaagad-agad nung mga panahong iyon ang treatment sa Pugo. At ganun na nga ang nangyari dahil eventually, nilegalize po yan ng PAGCOR at ang mga local government units po natin nag-issue po ng kaukulang permiso para sa operasyon nila. But unfortunately, sa likod po ng mga Pugo na yan ay mga criminal activities pala. Katulad po ng natagpuan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at ang pinaka mga infamous na sitwasyon ay yung nangyari dyan sa Banban kung saan ang mayor ngayon nila ay suspendido for 6 months at nasasabing meron pong link sa Pugo operation. Ang pinaka-latest nga po ay itong pagkakaradyaan po sa Porac, Pampanga. Tuloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. Firmado ito ni Porac Mayor Jaime Capil dahil sabi niya kahapon, late mong negosyo ang pakilala noon ng kumpanya. Itinanggi na ni Capil na may kinalaman siya sa Pugo at nag-alok ng tulong sa PAOK sa investigasyon. Sa akin kasi so far wala pa naman po ako natatanggap. Siguro pwede po kami humingi ng mga records sa kanila kung kailan po na itayo ito, paano po tumayo ito, sino yung dati mga may-ari, kung sino yung nag-apply ng business permit, kung sino yung nag-apply ng mga mayor's permit, mga sanitary permit. Siyempre, yun po yung may-ari. Samantala, dumating kanina ang POS o Philippine Animal Welfare Society para i-rescue ang mga naiwang hayop sa loob ng Pugo. May nakitang labrador na nilalangaw na, nang hihina at puro sugat ang katawan. Sinuri muna ito bago ibiniyahe. May ni-rescue rin na dalawang Macaw birds at iba pang mga aso. Kawawa naman yung mga aso, no? Ako dog lover ako, 7 aso namin dito sa bahay eh. Tama ba? 7 ba? Si Candy, si Waki, si Pebbles, si Maudix o Utoy, si Onyx, si Ayu aka Sarah Mau, saka si Mama Dog Bella, o 7 nga, ano? Tapos merong labrador, oh, nakakaawa naman, no? Sa mga mag-a-adapt diyan, baka pwede niyong i-adapt yung mga aso. Tapos may mga nakita rin ako, singit ko lang, mga due for execution na through euthanasia. Kawawa yung mga aso. Kaya pagka hindi po kayang mag-alaga, wag na lang pong paramihin ang ating mga alaga para hindi po kinalaunan makakawawa po yung mga hayop. Anyway, tuloy po tayo rito sa pakikinig sa balita. Paris, katatanggap lang natin ang impormasyon na to. Sinibak po sa pwesto ang hepe ng Pampanga Police na si Colonel Levy Hope Basilio. Ayon, ito po siya, no? Si
Colonel Levy Hope Basilio. Siya po yung Provincial Director ng Pampanga Police Office. O, tingnan niya po natin, baka mali naman po yung pagkakakilala ko sa kanya. O, ito nga po, si Police Colonel Levy Hope B. Basilio. Pero lilinawin lamang po natin mga tola, hindi po ibig sabihin na siya po ay inalis sa posisyon ay meron po siyang kasalanan. Yan po ay parte ng proseso na kadalasan pinagdadaanan po ng mga commander sa isang lugar, particular dito po sa Pampanga, dahil nangyari po yung insidente diyan po sa Porac na nasasakupan po niya. Kaya command responsibility niya po yan at iimbestigahan kung siya po ba ay merong administratively liable or even kung wag naman sana no, may criminal liability. Pero tingin ko rito, walang criminal liability rito, but administratively titingnan po yan ang ating otoridad. That's why siya ay pansamantalang tinanggal diyan po sa kanyang posisyon bilang hepe ng Police Provincial Office ng Pampanga. Doon po sa tagapagsalita ng PNP na si Colonel Gene Fajardo, iimbestigahan si Colonel Basilio kung may pananagutan din sa nadiscovering illegal na pogo sa kanyang area of responsibility. Samantala, hihiling naman sa ang mga otoridad sa korte ng extension ng search warrant dahil hanggang Linggo na lang ang palugit sa kanila ng korte. Kakapusin daw niya. Bakit hanggang Linggo na lamang? Kasi tandaan po natin ito na ang warrant of arrest, for example, wala po itong validity. Ano, once a warrant of arrest has been issued, katulad po kay Apollo Quiboloy, 10 days lamang yung reporting time na dapat kapag in-implement ng police, magre-report back sila sa korte at kung ito ba ay nahuli nila o hindi, magpapaliwanag sila and thereafter magiging alias warrant na po iyon. Pero ang search warrant, like dito sa Porac, Mampanga, meron po yung specific period covered lamang at hindi po lalagpas yan sa 10 araw. Thereafter, wala na pong effect ang search warrant kaya kinakailangan po nilang humingi ng panibagong search warrant. Ang mga pulis dahil sa ngayon, 19 pa lang sa 46 na gusali rito ang nasusuyod nila. Yung munang latest mula rito sa Porac, Pampanga, balik sa iyo, Maris. Okay. Maraming salamat. Now, puntahan naman po natin ano ang naging reaksyon ng ating otoridad, particular ang ating armed forces, diyan po sa mga natagpo ang uniforme, hinihinalang uniforme ng Chinese PLA or People's Liberation Army. Pakinggan po natin ang kaugnay na balita. Tuloy ang imbestigasyon sa mga tila Chinese Army uniform na natagpuan sa pogoham sa Porac sa Pampanga. Pero sabi ng AFP, ayaw nitong magdulot ng panic dahil posible ring wraps lang ang mga ito na ginagamit sa Siyempre, normal naman yan sa ating otoridad na hindi nila sasabihin kung ito yung magdudulot ng panic sa ating mga kababayang Pilipino. Napaka-understandable niyan para sa atin. Kung props naman yan, para saan? Ano? Doon sa sexual exploitation nila? Huh? Anyway, tuloy tayo sa pakikinig dito. Scam! Nakatutok si Chino Gaston. Nang pasukin ng mga otoridad ng isang pogo hub sa Porac, Pampanga, nasamsam ang mga high-powered firearms at ilang set ng uniforme ng umano'y Chinese military. Ang digital camouflage, ang disenyo ng mga uniforme na merong mga botones na may tatak na PLA na tingin ng mga otoridad ay initials ng People's Liberation Army, ang puwersang militar ng China. Ang Armed Forces of the Philippines, maingat pa sa pagsasalita tungkol sa mga natagpo ang uniforme. The PAOP is already conducting its investigation. No, so for the part of the AFP, we will be supporting in the manner of yung concern natin, which is national security. And with the uniforms that we're seeing, these are all parts of evidences at hand. So we are trying to look at the veracity of the report, whether they're legit uniforms. And these are also very few in number, no, to be part of a troop. So we do not want to unnecessarily cause panic to the general public. Yeah, naunawaan natin dyan ng AFP. Ano? Saka kung ano man siguro ang malaman nila dyan na maaaring banta sa national security, hindi rin nila ibobroadcast publicly. Understandable po yan. O, tuloy po natin ang pakikinig dito sa balita. Pero sabi rin ng AFP, posibleng ginamit lang bilang props ang mga uniforme, lalo't ang pogo operations ay sangkot sa paggawa ng illegal na mga aktividad gaya ng online scams. What is happening is there is a increase in the monitored unusual incidents perpetrated by
the presence of Chinese nationals. Without saying yet that these are risks to national security, what we have seen are violations of simple or rather simple common crimes. Pero ang ilang senador na kasamang nag-iimbestiga sa Pogo sa Pilipinas, nagpahayag na ng pagkabahala sa mga nakitang uniforme. Sabi ni Senadora Risa Ontiveros, nakakapangilabot daw ang implikasyon ng mga uniforming ito. Malinaw daw na sinamandala ng mga Pogo ang kahinaang pang-ekonomiya ng bansa, naging pugad na ng krimen at ngayon ay banta na sa pambansang seguridad. Para naman kay Senador Sherwin Gatchalian, malinaw daw itong ebidensya na national security threat ang mga Pogo na nagbukas ng pintuan sa pagpasok ng mga sindikato at sa mga nagnanais na pahinain ng gobyerno at institusyong politikal. Ngayon, kaugnay ng sinasabing national security threat na yan, merong pahayag dyan ng isang national security expert, particular sa location po ng ating mga Pogo dito sa Pilipinas. Nakalagay po dito sa balita ng Inquirer.net yesterday, Pogo sites near Philippine military bases likened to Trojan horse. Bakit? Biruin nyo sa picture po na ito, for example, ang Resort World Manila ay isa pong kilalang casino dito po sa Metro Manila. At ito po ay nagkikater din po ng online gambling. At kung matatandaan po ninyo, ito po yung isa sa, ito po yung nilusob o sino o pinasok nung isang nagngangalang Jesse Corpus. Pero out of topic po ito, i-share ko lang for information. Itong si Jesse Corpus, sometime in June 2017, ito po ay out of depression siguro dahil siya po ay isang pathological gambler, inilusob niya at hoping na i-rob niya yung Resort World pero nabigo siya kasi wala namang pera doon sa pinuntahan niya at puro chip lamang. Kaya in the process, na-corner siya na kung saan yung mga ilang mga kababayan po natin Pilipino nagpanik, nagpunta sa isang room at pinuntahan din ito nitong si Jesse Corpus at doon po siya nagbuhos ng gasolina sa kanyang sarili at nagbaril sa ulo. Siyempre, sa pagbuhos ng kanyang ng gasolina, nagresulta po ito sa pagsunog niya sa kanyang sarili na ikinadamay po ng paligid at yung mga usok na pumaangat sa kisame kung saan nagtatago yung mga tao, yun po yung kanilang kinamatay. Kaya hindi talaga maganda ang epekto po particular ng pagkakalulong sa sugal. At dito sa Pogo na pinag-uusapan po natin, ang kinikater talaga nito ay sugal, bagamat hindi para sa mga Pilipino, kung hindi sa mga ibang nasyonal. At dahil po rito, mamaya pag-uusapan din natin na meron pong mga panukala na particular sa House of Representatives para po i-permanently ban na po itong Pogo sa Pilipinas. At panawagan na rin ang isang kongresista sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na magsalita na for that matter. But before that, sabi po dito, Philippine offshore gaming operation sites, especially those near military bases, may become a Trojan horse that can be used by China to stage a surprise attack in the country, a security expert said. Ito, medyo alarming po ito kasi pwede nga talagang mangyari. Baka katulad noon, may mga, kung wag naman sanang totoo ha, may mga Chinese People's Liberation Army na pala yung mga nandoon. Tapos magkaroon ng gulo, napaka-simple lang atakihin dahil ang lapit po sa mga vital installations ng mga Pogo na ito. Tingnan po ninyo ang nasa Cavite. Ang lapit po doon sa isang airport ng ating Armed Forces of the Philippines. Tapos ito pong Porac, Pampanga. Malapit din po ito sa mga military and vital installations ng ating Armed Forces of the Philippines. Chester Cabalsa, President and Founder of Manila-based think tank International Development and Security Cooperation, sounded the alarm, but the Armed Forces of the Philippines said there are contingency measures in place. The Pogos are deemed as Trojan horse that can stage a surprise attack in the Philippines for their unrestricted warfare. For her part, AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla also on Tuesday said the military will have the necessary contingency measures for this. These are realities that we are facing, sabi po ni Padilla. These are contemporary challenges and we are looking at its implications towards national security. Sa huli, sana itong Pogo, mga tol, matanggal na po dito sa Pilipinas. Pero dapat kasi balansihin ang lahat ng pagkakataon. Kaya for that matter,
panoorin naman natin yung sinasabing pagbalanse. Pero sa ngayon, syempre, naninindigan na rin itong si Senator JB Ejercito na gawin lamang kung ano yung nararapat muna bago po i-permanently ban ito pong Pogo. Kaya panoorin po natin una muna pala yung panukala na iban po ang Pogo sa Pilipinas. Pakinggan po natin ang balita kaugnay niyan. Nagayon ang panukala kontra Pogo ang Makabayan Block sa Kamara. Pero kahit wala pa yan, panawagan ng isang mababata sa PAGCOR, pigilan na ang kanilang operasyon. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Torture, kidnapping, rape, at kung ano-ano pang krimen ang nadidiskubre sa mga Pogo Hub sa bansa. Dahil dito, naghain ang Makabayan Block sa Kamara ng panukalang batas para ipagbawal ang mga Pogo Hub sa bansa, pati kahit anong online games sa pamamagitan ng internet sa loob ng teritoryo ng Pilipinas na lalahukan ng mga dayuhan. Ayon kay Castro, 48 ang mga Pogo na nag-ooperate sa bansa base sa ulat ng PAGCOR. This is an act banning Philippine offshore gaming operators o yung Pogo and criminalizing their operations. Ako yung madidinig natin dito kay Congresswoman Castro, hindi ko po tinuturing yan na pag-atake sa ating Pangulo. That is a constructive criticism. After all, lahat naman tayo, maybe lahat ng mga manonood po natin, gusto po natin iban ang Pogo. Kaya kahit tayo, naghahanap po tayo ng pahayag ngayon sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos kung ano ba ang kanyang magiging pagtrato dito po sa Pogo operation, legal o illegal. Pero ang illegal, syempre, dapat matigil. Yung legal ang pinag-uusapan kung ito po ba ay ibabana sa kasalukuyan sa pamamagitan ng pronouncement ng ating Pangulo. Antabayanan po natin yan kasi hanggang sa ngayon, ang ating Pangulo tahimik lamang po sa issue na ito. At welcome po sa akin ito pong sinasabi dito ni Franz Castro na kalampagin ang Malacanang partikular sa pagtrato nito sa mga legal Pogo operation dito po sa ating bansa. So may bagong kinreitsyata na pangalan ng Pogo ang PAGCOR, no? Kasama yon sa ibaban natin kapag ito ay naipasa na. No? Pangapapa ng Makabayan Block, baka nakokompromiso ang seguridad ng bansa. Sa isang raid sa isang Pogo Hub, nakita ang ilang tila military uniform na may Chinese na letra at PLA na tatak na pinaniniwala ang nangangahulugan ng People's Liberation Army ng China. Hamon nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Dapat ay magsalita na rin si President Marcos Jr. kasi siya lang naman yung pwedeng magsabi, no? At kung sasabihin niya na ibaban talaga yung mga Pogo dito ay mainam yon. Pero kung hindi siya nagsasabi, baka ano ba? Ano bang masasabi natin diyan? May pinoprotektahan ba? Naman wala, no? At naniniwala ako walang pinoprotektahan si Pangulong Bongbong Marcos. Pero bilang pangulo ng bansa, ang poprotektahan niya kung ano ang tama at dapat. At makatotohanan naman na may mga legal na Pogo na hindi basta-basta dapat tanggalin kung hindi dapat dumaan po sa proseso. At kaugnay po niyan, pakinggan po natin ang damdamin diyan nito pong si Senator JB Ejercito na inaantay po natin kung kailan po natin makakapanayam. Pero kausap ko na po yung kanyang staff at sinasabi na antabay-antabay lang daw po dahil busy daw po si Senator JB Ejercito. Pero sana, kahit hindi po tayo journalist at pangkaraniwang individual lang namang, pangkaraniwang vlogger, mapagkalooban din po tayo ng panahon ni Senator JB Ejercito katulad po ng pagbibigay niya ng panahon sa mga lehitimo pong journalist. Pakinggan po natin ang pahayag dito ni Senator JB Ejercito. Dito sa Pogo, anong position niyo? Are you in favor of banning Pogos? Well, first of all, unang-una yung Pogos, lalong-lalo ni mga illegal, yan po ang nagkukos ng mga krimen, ng kalokohan, no? Ang sa akin lang, Christian, ang position ko before, no, mga last year, let us wind down the operations, no? Siguro, give it 2 years, wind down na, tapos tapusin na. Kasi po, yung Pogo was illegal before, ginawan legal, pinasa po ng Kongreso, nag-invest po, may mga investments. Tapos ngayon, babawiin natin. So it might create a bad implication abroad. Yan ang punto ni Senator JB Ejercito. And I fully agree sa kanyang argumento na yan. Dahil kapag ganyan kasi ang maging trato natin, the outrightly, dahil nga ayaw na natin,
at yung mga lehitimong pogo, basta-basta na lamang po natin patitigilin, eh baka maging hindi maganda ang perception ng international investor dito. At sabihin nila, eh ganyan lang pala ang pagtrato ng mga ng gobyerno ng Pilipinas sa mga investment natin na kapag kaayaw nila, basta na lamang tayo palalayasin. Paano naman yung mga nailagak na natin na investment? Kaya sila yung mga legal, dapat bigyan ng pagkakataon na i-wind up yung kanilang mga operasyon at huwag nang i-renew eventually kapag napaso na yung kanilang permiso. Total, tingin naman natin dyan kapag nag-invest sila sa unang bugso ng permiso nila na nakuha o lisensya, eh somehow mababawi na po nila yung mga inilagak po nilang investment. At yung mga property naman dito, pwede naman po nilang yung ibenta para kahit paano makadagdag doon sa pupuhananin naman nila sa ibang pagkakataon. O patuloy po natin pakinggan dito si Senator JB Ejercito. Parang bad perception na ginawa mo legal, ngayon babawiin mo. So siguro i-wind down yung operation, let them finish. Whether 1 year, 2 years, yung mga legal ha, pero yung mga illegal na mayroon involved doon sa mga krimen, talagang outright tanggalin na kaagad yan. Pero siguro talagang dapat na rin because the social cost is now getting getting high. Yan ang pinaka malaking dahilan kung bakit sina Senator Sherwin Gatchalian, Senator Riza Ontiveros ay talagang naninindigan na dapat permanently ban na po ang pogo dito po sa ating bansa. Tuloy nga po natin yung pakikinig dito. Ito po yung mga paniniwala ni na Senator si Senator Riza Ontiveros. Sa pambansang seguridad, para naman kay Senator Sherwin Gatchalian, malinaw daw itong ebidensya na national security threat ang mga pogo na nagbukas ng pintuan sa pagpasok ng mga sindikato at sa mga nagnanais na pahinain ng gobyerno at institusyong politikal. Kaya dapat daw hindi napayagan ang mga pogo sa bansa. Sabi naman ni Senator Jinggoy Estrada, ng chairman ng Committee on National Defense, tunay man o props ang mga uniforming ito, hindi ito dapat baliwalain ng mga otoridad at dapat alamin kung saan ginagamit. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na... Okay, kaugnay na mga napanood at nireaksyonan po natin balita, ano po ang inyong damdamin tungkol po sa pogo? Kayo po ba ay naniniwala sa mga layunin ng ating mga mambabatas na dapat i-permanently ban na ang pogo dito sa Pilipinas? At kayo ba ay kaisa rin ng ilang mga Pilipino, partikular ng kongresistang si Franz Castro na manawagan sa Pangulo po natin, mahal nating Pangulong Bongbong Marcos, na magsalita na po tungkol sa issue na ito. Kasi hanggang ngayon, syempre, tahimik ang ating Pangulo. Pero bilang supporter ng ating Pangulo, hahayaan ko lamang po ang ating Pangulo at ako po hindi mananawagan sa bagay na yan. Kung ano man ang maging desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos for that matter, eh susuportahan at susuportahan ko po siya dahil naniniwala ako na malawak po ang karunungan ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang mga desisyon at mga sinasabi ay para po sa bansa at sa mga kababayan po nating Pilipino.